Ang mga TD sheets, mukhang ang sa bunga nga na lang talaga. Sabi nila, marami sila eh. Parang wala nga tayong nakita doon sa mga kumalat na balita kanina. Ganito po kasi yan, nag-ugat po ang reklamo na yan sa programa po ng SMNI, Gika ng Masa, kung saan host itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka si Apollo Quiboloy. At during the program, nagsalita ng pagsuporta itong si Rodrigo Duterte sa kanyang anak about confidential funds. Sabi niya kung siya daw po ang Pangulo, ibibigay niya ang confidential funds para sa Vice Presidente. At kinalauna, natanong kung ano daw po ang masasabi niya dito kay Franz Castro. At doon na nga po naging matabil muli ang dila nitong si Rodrigo Duterte at napagbantaan niya po na papatayin ito pong si Franz Castro. Kaya po ngayon, feeling aggrieved, nagsampa po ng reklamo itong si Franz Castro last October dyan po sa Quezon City Prosecutor's Office. At makalipas ang ilang araw, naglabas po ng supwena ito pong Prosecutor's Office at ipinapatawag para sa petsang December 4 at 11 itong si Rodrigo Duterte. At ngayon po yung December 4, ngunit ayon po sa balita, hindi po nagpakita itong si Rodrigo Duterte. At sabi ni Franz Castro, nabudol daw sila ni Harry Roque kasi ang akala natin, si Harry Roque ang magiging abogado kanina nitong si Rodrigo Duterte. Pero iba daw po ang humarap na abogada kanina sa Quezon City Prosecutor's Office. Panoorin at reaksyonan po natin ang balita mula po sa ABS-CBN. Hindi ko na po ipapakita yung video pero pakinggan po ninyo ha. Well, nandoon yung dalawang counsel ni Ex-President Duterte. Sinasabi nila, ina-allege nila na wala pa daw natanggap si Ex-President Duterte ng subpoena at saka yung ating complaint. Wow naman! Parang nadinig na natin ito sa mga nakaraang kaso katulad nitong kay Gerald Bantag at saka kay Arnulfo Tevez. Mga sinuportahan din ito ng mga DDCT. Ganyan na ganyan din ang katwiran nila. Wala daw na-receive na supwena. Napakahirap talaga. Kaya minsan hindi mo masisisi ang mga kababayan po nating Pilipino tungkol sa justisya dito sa Pilipinas. Kasi pagka mahirap, malalabasan na kagad ng warrant of arrest. Wala na kagad mga ganitong pakunpa kulo-kulo o kung anumang proseso. Naalala nyo yung drug queen? Diba yung drug queen nagsalita ng parang panghahamak sa relihiyon po ng Katoliko? Yung kanyang ginawa ay parang nabastos niya yung ama namin, yung panalangin ng mga Katoliko. Kaya sinampahan po siya ng kasong offending the religious feeling under po sa revised penal code kung hindi ako nagkakamali. At nagulat na lamang daw siya kasi meron na siyang warrant of arrest nang hindi niya man lang nalaman na meron pong supwena sa kanya. Pero ito, imposible naman na walang makakarating na supwena dito kay Rodrigo Duterte. Yung mga supporter niya, napakaingay. Pati nga itong si Attorney Harry Roque, sobrang ingay sa pagtatanggol sa kanya eh. Tapos ngayon, ikakatwira nila, walang na-receive na supwena. Anak ng teting na yan. Yan ay talagang dahilan na lamang. Tuloy po natin. Sabagay, yan naman ay nakapaloob pa rin sa legalidad, kaya wala tayong magagawa. Dapat dumaan pa rin sa proseso. So wala pa daw siya natanggap. Ngayon, tinanggap ng dalawang counsel yung complaint affidavit ko at yung supplemental complaint affidavit ko for today. Kasama na rin yung pag-submit nila yung entry of appeal. Bakit merong supplemental affidavit itong si Franz Castro? Baka dahil po umulit eh. Kasi wala talagang kadala-dala. Matapang talaga itong si Rodrigo Duterte. Umulit po ito ng pagbabanta dito kay Franz Castro noong November. Kung di tayo nagkakamali, ikatlong linggo po ng November, pinagbantaan niyang muli. Ito pong si Franz Castro. Kaya baka panibagong reklamo na naman o karagdagang ebidensya laban po doon sa unang inireklamo nitong si Franz Castro. Tuloy tayo mga tol. Franz, so ibig sabihin,
mag-aantay na naman tayo. It pinostpone yung December 11. December 15 ulit kami maghaharap. For December 15, for at the same time. Parang bantag na bantag ang datingan, ano? Ganitong-ganito yung kay Bantag doon eh. Hindi nagpakita sa unang pagkakataon ang naging katwiran ay hindi daw po siya yung nakapangalan dun sa Supuena kasi may typo error eh. Tapos nung nakorek na, hindi rin pumunta sa unang pagkakataon. Pero sa ikalawang pagkakataon na, eh, pumunta na si Gerald Bantag. Ang tanong, pupunta kaya ito si Rodrigo Duterte sa December 15? Kasi initially, December 11, pero may mga paliwanag tayong maririnig mamaya mula sa abogado nitong si Franz Castro kung bakit nalipat to December 15. Tuloy po natin ang pakikinig mga tol. For the same, for preliminary investigation. Kasi yun lang yung ano no, yun yung time na dapat nilang sagutin. Nag-extend pa nga sila eh. Sana. Kaya lang may rule daw, sabi ng ating abogado. Nadidinig nyo yung mga aktivista. Mas marami pa yung mga aktivista kaysa supporter ni Duterte. Nak ng teteng, akala ko madaming DD sheets. Tuloy tayo. Ato na dapat ay pagka-receive ng complaint ay maximum 10 days dapat ay masagot ito. Kasama na ba po? So, ang laman po nun ay yung another pagbabantaan na naman sa akin. Oo, tama tayo mga tol. Kasi pinagbantaan muli nitong si Rodrigo Duterte si Franz Castro nung nakaraang Nobyembre lamang eh. Kaya siguro ito nga po, nag-supplemental affidavit sila para sa possible dagdag na kaso o kaya karagdagang ebidensya doon sa unang isinampang reklamo nitong si Franz Castro. Noong November 16 na programa niya kasama si Lloyd. Ma'am, do we know kung sino yung lawyers? Kasi ang hindi namin dapat si former presidential spokesperson Harry Roque. Nabudol sila nitong si Harry Roque kasi akala talaga natin may mga pa-interview-interview pa si Harry Roque kay Karen Davila at yung kani-kaninong media personality at lumalabas na parang siya ang magre-representa bilang abogado ni Rodrigo Duterte. Pero iba po yung nangyari. Baka kasama siya sa legal team at hindi na lang muna pumunta dyan at ang pinakita na lamang na abogada ay yung dalawang babanggitin po dito nitong abogado naman nitong si Franz Castro. Ito tayo, hindi pala si ano, hindi pala si Tony Roque. Ang nag-appear na abogada, si Attorney Penrose Ann Hayes, at saka sa pang-abogada, na si Christia Lorraine D. Carinal. Parehas babae ang abogada, itong si Rodrigo Duterte. No comment na ako dyan. Sa law firm ni Tating Secretary at Secretary Secretary Bingbong Mugabea. Galing pala sa law firm itong si dating Executive Secretary Medial Dea. Yakang-yakan nila yan. Wala talagang problema pagka makapangyarihan at mayaman, ano? Biruin mo, nag-uumapaw ang abogado. Pero hindi naman sumipot sa unang pagpapatawag ng Quezon City Prosecutor's Office. So, essentially, ang sinabi ni Congresswoman Castor, patulot ang great threat. Patulot ang great threat ng abusado kay Congresswoman. Hindi tumitigil ang kanyang pagka-threaten bravely ng congresswoman Franz Castro. In fact, nagugunitan nyo noong October 11, nagsabi siya ng mga great threat.
At yung naiiyak. Oo, oh, hindi pala first week. October 11 pala, second week. Kasi yung first week, yun naman yata yung pagsasabi niya ng paninira sa House of Representatives. Sabi niya, the House of Representatives, I quote, is the most rotten institution in the country. banat lang ng banat si Rodrigo Duterte ngayon. Nakakalimutan niya na kasi na hindi na siya pangulo at wala na siyang parliamentary immunity. Subject matter ng complaint affidavit ng Congresswoman ng Doncaster. Tinuloy po ito ng dating presidente ng November 16. At yun ay na-capture. October 11, ha? Saka November 16, yung dalawang instance na nagbanta ng pagpapapatay itong si Rodrigo Duterte dito sa tinatawag nilang kamatayan block. Ang makabayan block ng kongresista ngayon ay kinabibilangan ng tatlong party list. Kabataan, si Raul Manuel, tinatawag nilang si Raulo. Tapos si Arlene Brosas at saka itong si Franz Castro. Si Franz Castro yung napagbantaan ni Rodrigo Duterte. Namin dito sa supplemental affidavit, counter affidavit ng Congresswoman Castro. Kaya kami nag-file ng supplemental complaint affidavit ay para kapatunayan namin na continuously ang pag-great threat ng dating pangulong ng Duterte sa katayuan ng Congresswoman Castro. Hindi po siya binibigyan ng staff. That's why we need to file another supplemental para mapag-isipin natin ang aplikasyon natin kay dating Pangulo. Yun ang layunin nila mga tol, yung supplemental affidavit ay para mapaigting, mapalakas nila ang kaso laban po dito kay Rodrigo Duterte. Ang kaso, ito po ay grave threat. Kung babasahin po natin ang revised penal code, aral-aral tayo ng kaunti dito, makikita po ninyo sa Article 282 ng revised penal code. Puntahan po natin ang Article 282 ng revised penal code. Nakalagay po dito ang mga sumusunod. Sabi po, grave threats. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. At ang ginawa ni Rodrigo Duterte is amounting to a crime kasi pagpapatay. Eh ano ang kaparusahan nun? Eh hindi niya naman siyempre maaating ng kanyang purpose dahil hindi naman matatakot itong kamatayan block na tinatawag nila na makabayan block congresswoman na si Franz Castro. Kaya ang kaparusahan lamang ay 2-degree lowers mula po doon sa homicide. Eh ang parusa po ng homicide, kung babasahin po ninyo ang Article 249 ng ating revised penal code, ako po ay hindi abogado, pero ako po ay isang criminologist kaya very familiar po ako dito, ay meron pong kaparusahan ng reclusion temporal or 12 years and 1 day to 20 years. At since hindi nga natay ng purpose, 2 degree lower, bababa po iyon to prisyon mayor hanggang sa prisyon correctional. At ang prisyon correctional ay may kaparusahan ng 6 months and 1 day to 6 years. Pero dahil nga ito po ay nagawa using information and communication technology, ayon po sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, Section 4, kung hindi ako nagkakamali, eh, o Section 6 yata yung puntahan nga natin ang RA 10175, ano? Para hindi tayo magkamali. Ayon po dito sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, Section 4, ang lahat ng mga nagawang krimen na meron pong kaparusahan sa old law, katulad po ng revised penal code, kapag ito ay ginawa mo ngayon using internet ay 1 degree higher. Ayaw mag-load ha. Sandali lamang ha, puntahan natin dito mga tol. Dito, RA 10175. Section, hindi ko kasi sure kung section 4 or section 6. O, section 6 pala. Ayan. Section 6, sabi po dito, all crimes defined and penalized by the revised penal code at including nga yung grave threat, Article 282, as amended and special laws if committed by, through, and with the use of information and communication technologies shall be covered by the relevant provisions of this act provided
that the penalty to be imposed shall be 1 degree higher than that provided for the revised penal code. Kaya kung ang kaparusahan sa revised penal code sa nagawa nitong si Rodrigo Duterte ay 6 months and 1 day to 6 years, eh dahil nagawa niya ito using information and communication technology, magiging 6 years and 1 day to 12 years o kilala sa tawag na prisyon mayor. O balik po tayo, mahaba-habang pagkakakulong yan. Naku, naku, lalong magagalit ang mga didisit nito. Yan ang nilalaman ng supplemental complaint affidavit ni Congresswoman. Well, hindi namin sasabihin delaying tactic yun because sabi nila, according to them, the lawyers, I mentioned the names of the lawyers, right? We assume good faith there. Na ang kanilang sinasabi, hindi pa raw nagtatanggap ang sakpina at complaint affidavit ni Congresswoman Francisco. Oh! Ano tawag doon, attorney? Hindi naman delaying tactics ayon sa inyo. Eh ano yun, legal strategy nila. Bantag na bantag ang datingan, mga tol. Ang ginawa ng Pakistan, bindihan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Ngayon, under the rule 112 ng device penal code. Oy, nakamali si attorney. I-correct lang natin. Attorney, pasensya na po kayo ha. At alam ko naman na honest mistake yung nangyari sa sinambit nitong si attorney na abogado ni Franz Castro. Nakamali po siya. Hindi po revised penal code, kung hindi rules of criminal procedure. 112, yun po ay pertaining to preliminary investigation. Nakalagay po doon, revised rules on criminal procedure. Rule 112, preliminary investigation defined. O baka sabihin kasi ninyo, nagmamagaling tayo. Punta tayo sa rules on criminal procedure. Eh, correct natin kasi may mga manonood tayo, baka maligaw po natin ng landas. Sabi po dito, sa Rule 112, ito po nakalagay dyan, sa Rule 112, mga tol, ha? Rule 112, preliminary investigation. Ito po, yan. Nagkamali po si attorney. Honest mistake po yun. Imposible naman na hindi niya po alam ito. Nagkamali lang siya. Section 1, preliminary investigation defined when required. It is an inquiry or proceeding to determine whether there is sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed, blah, blah, blah. Kaya sa madaling pangunawa, ito po ay kaparaan ng mabilis para alamin lamang kung meron po bang sapat na basihan at paniniwala na ang taong nirereklamo ay nakagawa po ng paglabag sa batas. Yan po ang preliminary investigations. O ituloy po natin ang sinasabi po dito ni attorney. Manual on prosecutors, they have 10 days to respond to the criminal complaint and the supplemental complaint. So we start the 10 days today. Unfortunately, the fiscal is on vacation on the 14th. Ginawa po namin December 15th, Friday, at the same time, 2:30. At magbibigay na ng prosecutor na ng kanyang kasagutan. That's the last one because wala na pong mga. Wala na pong delay. Wala na po yung another exemption. Kaya ayaw pa rin ito sa dito. Although sinasabi nila na last one na yan, pero nakita naman natin na merong mga legal remedy. Katulad ng ginawa ni Gerald Bantag. Diba? Sa ikalawang pagkakataon, last na daw, pero humirit sila. Meron silang motion na ipinail. Kaya tumagal ng tumagal. At hindi natin alam kung ganun din ba ang magiging estratehiya ng legal team ni Rodrigo Duterte dito. Tuloy natin ang pakikinig, mga tol. Process, pinagbigyan naman natin sila. Kung ano gusto natin lang, makita natin ang kailang depensa. Then the court, the official will resolve the case or the complaint on the basis of his appreciation whether there is a probable cause na ihabla sa korte ang dating presidente Duterte. As I've already mentioned several times and repeatedly, this is a test of the prosecutorial system as well as the justice system. Titingnan natin ang resulta nitong mangyayari. Grabe talagang kaso na ito, mga tol, kasi masusubok dito kung meron bang fairness. Kung tinatawag ba talaga na equal protections of the law. Kasi ang akusado dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa appreciations ng marami,
talagang nagawa niya ang pananakot, ang pagbabanta dito po kay Franz Castro. Kaya ang publiko ngayon nag-expect dito na somehow aakyat po ito sa korte. Kapag ka hindi ito umakyat sa korte, eh baka masira ang tingin po ng publiko sa hustisya dito po sa Pilipinas. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon diyan. Yun ang pinaglalaban kong Kusuma, Franz Castro at sila sa mga tumako sa patitibara dito sa Pinoy. Ito yung ano no, ito yung binanggit niya. Ito yung naman din ng supplemental complaint ko. Inulit niya pa, nakalagay dito. Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko yung kamunista, dapat patayin, kasali ka dapat. Inulit pa kasi talaga eh, no? Noong November 16 eh. Sabagay, sanay na tayo sa naging bunganga ni Rodrigo Duterte. At ginagawa niya naman talaga. Actually, hindi naman sa natatakot tayo, pero maaaring dapat mag-ingat tayo. Kasi sa mga revelasyon ng mga dating kasamahan itong si Rodrigo Duterte, ay mamamatay tao talaga itong si Rodrigo Duterte. At siya mismo ang umamin na siya'y pumapatay ng tao. Kaya ingat-ingat po tayo, ano? Eh tayo naman, kung talagang mamalasin, eh ganun talaga, iiyak na lamang ang aking pamilya, pero ako hindi naman natatakot mamatay. Tuloy po tayo mga tol. Well, ito na yung magpapatuloy no, na tinutukoy ako mula pa rin sa unang complaint natin. So, pag mag-umas lalo ito magpapatuloy, ako yung hindi ko ba, titindik ko kayo? Ang sinasabi na Franz, kung binigyan kayo ng kopya ng complaint affidavit ng buong lahat at pinangalanan ang Congresswoman Franz Castro sa earlier portion ng kanyang statement, ang titingnan nyo lang yung huli na Franz lang ang sinabi. Pero earlier sa kanyang statement, in the same footage of the video, sinabi niya, Franz Castro, komunista yan, so papatayin kita. October 11. Okay. Anyway, nadinig na natin ang dapat nating malaman sa balita. At yun nga po, no show itong si Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Hindi po siya dumating. Pinadala lamang ang dalawang abogada mula po sa law firm ng dating Executive Secretary na si Salvador Medial Dea. At ayon sa kanila, hindi daw po nila na-receive ang supuena. Napaka-imposible, di ba? Imposible talaga na hindi nila na-receive ang supuena. Alam nyo, madali lang naman ito para sa mga respondent eh. Para sa respondent. Kung talagang hindi niya ginawa yun, harapin niya na lamang sa prosecutor. No, wala nang kung ano-ano pang mga kadahilanan. Dahil kapag ka nagdadahilan sila, eh iisipin ng taong bayan, lalo siyang guilty sa ginawa niya dito kay Franz Castro. O, maraming salamat sa inyo mga tol. Sana kahit paano, sa maikling live streaming natin, meron pa rin po kayong natututunan. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood mula po sa Facebook, 400, at saka sa YouTube, yan, combined na po yan, 409. Maraming salamat po sa inyo.